Perfect! Perfect! So guys, may ginawa ako kanina, gumawa ako ng receiver ng HW10. So ito yung ginamit ko, nakita nyo, pangkahoy ito eh. So pangkahoy ito, kasi mas ito siya, pag sa aluminum maganda to. Mas accurate yung ano siya, yung butas nito mas accurate. Hindi kagaya ng ganito. Ganito pagka ano nagwawabol eh, gumaganon yung ano mo, gumaganon-ganon pa yung drill mo, lalo na yung drill mo eh drill press na mini, yung mahina, talagang ang hirap ng butas nito, hindi mo ma-accurate. Kahit magsimula ka sa halimbawa 5 mm pataas, kasi magbutas ka ng malaki, kailangan mo mag-start sa maliit hanggang palaki na palaki. So ang dami mong bit, ang dami mong balas. Ang dami ko nito eh, hanggang 25 mm ang dami ko nito. Ang laking ginastos ko dito dahil, pero hindi ito work, hindi nagwo-work ito sa ano. Ang dami kong nasirang ginawa dahil itong ginamit ko hindi accurate yung butas. So ang ginawa ko, nag-experiment ako, nagbumili ako ng ganito. Ang ginawa ko eh, yan kita mo, kasi dahil yung drill ko ay mababa, ito yun, yung mapinutulan-pinutulan. So ang dumi pa yung kamay ko. So pinutulan ko, kasi hindi sa cash yan, no? Mini, kasi pag mini mababa lang. So yan, ang gagawin nyo dito, butasan nyo muna yung aluminum, 5 mm, kasi ito siyang, ito siya, ito yung pinaka-guide niya. Pag napumasok ito, hindi na siya gumaganon eh. Ito na kasi dire-diretso na sa pababa. Basta yung butas niya, iyan ang pinabutasan mo siya. Pag hindi siya tumalab, butasan mo na naman. Kasi hindi naman talaga tatalab ito sa aluminum, itong dulo niya eh. Ito lang yung tatalab, yung corner to corner. Pero ito wala to. Kailangan mo butasan pa-diretso. Yun ang pinakaalan niya rin. Tapos yung pan-trim ko, makita mo maya sa video, ang ginawa kong black pagkatapos nitong pagsasalita ko. Ito siya. Ito sa pang drill bit, kahoy din ito eh. Oh, kita nyo. Yan ang pang trim ko. Yan, pang trim ko. Yan. Tapos ito siya. Ito, yung ito, mga ito. Pang kahoy ito. Lahat guys na ginawa ko ngayon, eh, hindi ako gumamit ng, ang ginamit ko siguro na bit yung pagbutas lang dito. Yan. Kasi kailangan mo talaga ng butasan para ma-center align siya eh. Yan. Tapos tuloy-tuloy na siya. Tapos, ito, yung pang-thread ko. Yan. Yan, pag mag-thread ka, dapat ano din, kasi ma-banking-banking, yun ang problema. Ito. So, guys, ito, panoorin yung ginawa kong block. Naka-timeslap yan. Panoorin nyo na lang kung paano kong ginawa ko. So, maraming salamat. So, guys, gagawa ngayon ako ng receiver o block. So, ito siya. Ito yung ginawa ko kahapon. So, nakita nyo. So hindi masyado perfect pero okay na. Ayan. So pagbutas dito na nagkaroon siya ng so ito siya. Dapat kasi magaganito siya muna. Butasan mo siya muna ganito. Is 25. Ayan. Yung malaki 25. Ikutan mo muna siya bago mo siya butasan ng number 20. Yan. Pero bago yan, butasan nyo muna ng ganito. Halimbawa, ito na yung butas sa top niya. Kasi itong matulis na to, dito siya, ito yung pinaka-guide niya. Yan. So, ganun siya. Habang umiikot siya, hindi siya nag-wabul-wabul. Yan. Yan. So, ito yung tank. Gamitin ko kasi ito siya. So, sakto-sakto sa talaga dito. Kasi ito yung guma na to. Ito yung lock dito eh. Kaya mayroon siyang tinatawag na counter bore. Yan. Tapos ito naman, ang binutas ko dito, ito rin. Saan to yung itong, yan, ito siya. 16, pero 14 na lang to eh. Yung butas nito is 14 na lang. Yung 14 na lang to. Yan.
So 14. Pangit ng cellphone na to, hindi nag-auto-sum. Kailangan mo pa eh, pindot. Pangit talaga itong Oppo. Yan. So, kita mo siya, 14. Yan. So, ang gagawin nyo naman, dahil ito ay 16. Original yan, 16. Ang gagawin nyo, gamitan nyo ng... Saan ito? Saan yun? Huh? So, halimbawa, ito. Igaganon nyo siya. Ganito yung susukatin nyo, padaanan nyo siya ganyan, tapos sukat para maging saktong sa gusto nyong size. Kasi pag bumili kasi ng ganito, hindi naman kasi sakto na sukat yan, kailangan nyo ibawasan, gamitin yung papel diliha. Yan, dandahan lang ang sukat, tapos ganoon. So gagawa ko ng ganito, black. Ito siya ang gagawin ko ngayon. Gagayahin ko ito. Yan. Ito siya ang gagayahin ko. So, ito siya. So, gamit itong mga tools na ito. Pangkahoy rin to eh. Yan. Ito siya. Yan. Pangkahoy rin to. Ang gawin nito, ito siya. Ang gawin nito, dahan-dahan. Pwede ito siya mag-ikot-ikot. So, let's see. Titingnan natin mamaya kung ano ng itsura.
So yan na, malapit nang matapos, naka okay na rin yun dito. So tinan nyo. Wow. Yan. So ito yung mga balang ginamit ko. Ito siya. Pang wood ito. So lahat ng ginagamit ko ay pang wood. Kasi aluminum ay malambot-lambot naman kumpara talaga kung bakal talaga, hindi talaga ito pwede, pero aluminum naman. Ang ganda pang tabas, pang design, ay sa bumili ka ng, sa bumili ka talaga ng pang cutter ng mamahal. So ito, yan, halagang ano din. So guys, ito na siya ang result ng ginawa ko kanina. Charan! Bago, iba, dalawa na tong block ko guys, dalawa na tong, isa ready to fire na. Ang hinihintay ko lang doon yung pump, kasi yung pump, yung bulb ng pump ko nasira. So ito na siya. Ito na siyang ginawa ko kanina. Ito yung barrel din, iyon din doon ang ginagamit ko, temporary tanke. Isa lang yung tank ko, pero yung block dalawa. So ito yung ginawa ko kanina. Ready na siya, oh, nakita mo. Yan, ready na. Ito yung ginawa ko. May like, may lock na rin. So ito na siya, center na rin 'yan, oh. Tara mo. Oh. Kasi minsan ang problema pag hindi marunong ito eh. Ang align sa gitna dito, oh, magganon ka, oh. Kasi pag ganon mo, mahirap pag hindi mo na center, ang pangit. Pag hindi mo na nalagay sa, dito na sa tank. So ito 'yan. So ang gagawin ko siguro dito, ang problema ko naman ay gagawa ko ng bat o kulata nito. Kasi hindi ko ito magamit sa original na kulata niya kasi mahaba na to eh. Yung original kasi di hanggang dito lang siya. Ang original hanggang dito lang. Ang ginawa ko kasi dahil tangke, kailangan i-adjust mo to. Mata, bababa. So yan. So nakita nyo guys, oh, ganda. Perfect yung ano niya. So tingnan na lang natin yung update ko. I-update ko na lang kayo kung ano ready. Mayroon na rin siya ready. Ang bubutasan ko na lang dito bukas. Itong kabitan ng trigger niya at saka loader kasi di magasin ito eh. Yan. Okay na oh. Yeah. So ito na lang, adjust na lang to bukas konti, medyo ano. Siguro guys, okay naman siguro ganitong posisyon, no.
instead na ganon. Kasi pag ganon, ang hirap maglagay ng hangin dito, lalo na yung ano mo, kailangan mo kasi lakihan ng butas ng kahoy kasi ito, ang problema nito ang lalim. Kailangan mo huluwangan dito para madukot yung kamay mo, tusok. So siguro gagawin ko ganitong type na lang. So okay naman siguro ganyan type, no? Kasi pag kay ganun, ang hirap magdukot, so ganyan na lang. So okay, so marami pa tong gagawin guys, ititrimahan ko pa to. Kasi gagayahin ko talaga yung original in design. So gagawin ko dito, sander na lang. Ngayon, yung orbital, tapos dito. Tapos bawasan pa to, sander. So ito bukas, may kailangan pa to ayusin, tatabasan pa dito para lock, may lock yung ano. Dami pang gagawin dito guys, sana gumana ito. At ano, update ko na lang kayo. So guys, kung may katanungan kayo patungkol sa mga bit na ginagamit ko, yung mga bala pang tabas, comment lang kayo sa baba. So maraming salamat.